Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy anupat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsasalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga. At wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinasabi ng propeta, "Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagpapatuloy natin sa buhay na ito sa kabila ng mga kasalukuyang krisis at pagsubok na ating nararanasan sa ating kapaligiran. Marahil isa sa mga pangunahing katanungan na magandang tanungin natin sa ating mga sarili. Gaano ba natin nagagawang maranasan ang paghahari ng Diyos sa ating buhay? Napakinggan po natin ang mga natatanging talinhaga ni Jesus. Kung paanong si Jesus ay nangungusap sa pamamagitan ng mga talinhaga patungkol sa paghahari ng Diyos. At kung titingnan natin ang patunguhan ng dalawang talinhagang ibinahagi niya sa atin, ang talinhaga ng isang tao na nagtanim ng butil ng mustasa at ang talinhaga ng isang babae na naglagay ng tatlong takal na harina at umalsa ang buong masa, ay nagbibigay sa atin ng kamalayan na ang paghahari ng Diyos ay nagaganap sa isang proseso na noon parang nasa isang napakaliit na karanasan lamang, ngunit kapag ito ay umunlad at lumago at pinakaingatan, nagiging higit itong mabunga. Nagiging higit itong malaki at higit itong nararanasan. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, gaano natin hinahayaan ang ating mga sarili na pagharian ng Diyos, lalo na sa kasalukuyang panahon? Handa ba tayo na ibukas ang ating mga kamalayan sa paraan ng Diyos? At paano natin matutukoy kung tayo pinaghaharian ng Diyos sa kasalukuyang panahon? Una, pag may kakayahan tayong makinig sa mga sinasabi ng Panginoong Jesus sa atin, ang mga salita po ng Diyos ay hindi nalalaos. Ang mga salita ng Diyos na ipinahahayag sa atin araw-araw ay salitang buhay at umuhubog sa ating pagkatao, gumagabay sa ating mga landasin sa buhay at nagdadala sa atin patungo sa isang ganap na pakikipagtagpo sa Kanya. Ikalawa, yung kabukasan natin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Totoo po, hindi madali na yakapin at tanggapin ang mga kasalukuyang nangyayari sa ating kapaligiran. Pero kailangan po natin itong harapin. Pero habang hinaharap natin ang ganitong sitwasyon sa ating buhay, ano ang pinanghahawakan natin? Ano ang tinataglay natin? Taglay ba natin ang nag-aalab na pananampalataya na ang Diyos ay kasama natin? Na ang Diyos ay isang Diyos na hindi nagpapabaya? Na ang Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa sa COVID-19? Na ang Diyos ay siyang gagabay sa atin upang makita natin ang tamang patunguhan ng buhay natin at magawa nating maghangad ng kabutihan, hindi lang para sa sarili natin, hindi lang para sa mga mahal natin sa buhay, kundi para sa pangkalahatang kabutihan ng ating bayan. Kayo po mga nariyan sa inyong mga tahanan, kayo po mga nanonood at nakikilakbay sa amin sa live streaming mass na ito.
Ano pong nasa inyong isip? Ano pong nasa inyong puso? Bukas po ba tayo sa paraan ng Panginoon sa bawat isa sa atin? At kung tayo bukas sa paraan ng Panginoon sa atin, may pagbabagong nangyayari sa buhay natin. Sa ating pakikitungo, sa ating prinsipyo, sa ating mga hangarin, sa ating mga gaganapin. Hindi tayo magiging alipin ng kahinaan ng mundong ito o ng kahinaang tinataglay natin. Bagamat nagagawa nating tukuyin ang ating pagkatao, ang kahinaang mayroon tayo, pero kung tayo ay nagiging bukas at mayroong kababaang loob na tanggapin na ang Diyos ang siyang huhubog sa atin, marami pa po tayo mauunawaan sa buhay natin. Marami pa tayong higit na pangahawakang mahalaga kaysa sa ipinag-aanyaya ng mundo ang ginagalawan natin. Bumalik tayo sa katotohanan ng pagpapasakop sa paghahari ng Diyos. At sigurado po ako na mayroong mabuting mangyayari sa buhay natin kapag nagpasakop tayo sa Diyos. Ito po ang balikan natin sa kasalukuyan. Huwag tayong magpasakop sa galit dahil ang pinaghaharian ng galit ay mahuhubog sa galit at ang nahuhubog sa galit ay gagawa ng masama sa kapwa. Huwag tayong mahubog sa larangan ng karanasan ng pagkamakasarili. Bakit? Sapagkat ang taong pinag-aharian ng sarili ay walang ibang pahahalagahan kundi ang kanyang sarili lamang. Huwag tayong magpahubog sa mga mali at mga huwad na balita. Sapagkat ang taong palaging naniniwala at pinag-aharian ng mga huwad at hindi totoong balita ay walang ipapahayag na katotohanan. Bagus ang kanyang idudulot sa sambayanan ay kaguluhan. Huwag tayong magpahari o huwag nating hayaang pagharian tayo ng karanasan ng pagmamataas sapagkat ang taong pinagharian ng pagmamataas ni kailanman ay hindi kikilala sa paraan ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, malayo-layo pa ang ating tatahakin sa buhay na ito. Pero kung tayo ay laging nasa paghahari ng Diyos at nagiging bukas sa kanyang paghahari sa buhay natin, magiging makabuluhan ng buhay natin sa kahit sa ano pa mang pamamaraan. Yon bagang pagdising pa lang sa umaga, pagmulat ng ating mga mata, ang sasambitin na natin, Panginoon, pagharian mo po ang aking buhay. Sapagkat batid kong kapag pinaghaharian mo ang aking buhay, magkakaroon ito ng saysay. Mga kapatid, unti-unti na tayong nakakabalik sa ating pagsisimba sa mga bahay dalanginan sa limitadong bilang. At kahapon po, nakapagmisa ako sa isang parokya. Nung ako po ay naroroon sa parokya, nakita ko po, napakalimitado lang talaga ng sumisimba. Pero nung akin po pinagmamasdan yung mga sumisimba, karamihan po sa kanila ay mga senior na. Kung tutuusin po ay hindi na natin hinihikayat pa ang mga senior ngayon na magtungo pa sa bahay dalanginan dahil nga sa banta ng COVID-19. Pero habang ako po ay naglalakbay, pabalik dito sa seminaryo, pinagninilayan ko po ang ganitong klaseng senaryo at tinatanong ko ang Panginoon kung ano ang nais niyang ipabatid sa atin sa ganitong mga sitwasyon at pagkakataon. Bumalik po ulit ako sa lumuka at larawan ng mga sumisimba na aking nakasama kahapon. Marahil simula pa ng kanilang pagkabata, simula pa nang sila ay nagkaroon ng kamuwangan, simula pa nang sila ay lumago sa buhay pananampalataya. Ito na rin ang nagtulak sa kanila.
para manatiling matatag at manatiling kumakapit sa katotohanan na ang Diyos ay hindi sila pababayaan at ilalayo sila sa anumang banta ng karamdaman. Hindi ko po pwedeng questionin niyo. Bakit? Sapagkat ito na ang mga libadurang umaalsa. Ito na ang butil ng mustasa na itinanim noon na lumalago, na ang tanging pinanghahawakan ay hindi na ang sarili, kundi ang Diyos na sinasampalatayan. Mga kapatid, hilingin po natin sa banal na misang ito na nawa tayong lahat ay patuloy na magpasakop sa paghahari ng Diyos, lalo tigit yaong mga tao na namumuno sa bawat isa sa atin. Naway maghari ang Diyos, lalo na sa mga pagkakataon at sitwasyon na mayroong pagmamataas, pagkamakasarili, pagbibitaw ng mga masasakit na mga salita, pang-aapi, diskriminasyon, at panggigipit sa kapwa, upang sa paghahari ng Diyos, mapalitan ng lahat ng ito ng pag-alsa at paglago ng kanyang pag-ibig. Amen.